Yo, what's up mga kadagit ha? Nagluluto tayo ng adobong taong. Yo, what's up mga kadagit ha? Nagluluto tayo ng adobong taong. Pinakuluan na natin, tapos na yan. Siniwalay na natin sa kanyang shell. Nagigisa tayo ngayon ng luya, sibuyas, at saka siling labuyo. Pwede rin siling green. Linakayan ko yung hiwa ng luya kung inyong mapapansin. Dahil hindi naman ako mahilig sa luya. Siyempre, kaya natin nilalagyan ito para mas mawala yung lansa. So, saglit lang to mga kapulutan, mga kadagit. So, gisa natin ng konti. Pagka medyo na nilaw-nilaw na, nagbabrown-brown na yung ginigisa nating sibuyas. Yung luya, pwede na yan. So, post ko lang, lalagay ko. Post ko lang, lalagay na natin dito. So, ayan ang mga kadagit ha. Nilagay ko na yung tahong. Ayan, halu-haluin mo lang ng konti yan. Bago natin lagyan ng konting suka yan sa toyo. Tapos lalagyan natin ng oyster sauce yan. Ito, mamasita. Ayan, pampasarap yan para medyo manamis-namis yan ng konti. Kasi masyado makangin dahil sila may ang oisiti. Ganyan lang, kadagit. Mga kapulutan. Yan, medyo umamoy na siya. Nakikita nyo naman yan sa kadagit. Saka yung medyo natutuyo na siya yung tahong. Ayan, pwede na yan. Kahit nga di mo nalagyan ng suka to, okay lang. Kasi maalat naman na, maano naman na to eh. Kumbaga, talaga malasa naman kasi na talaga tong tahong na to. So, puposo mo na ulit ha. So, ayan, mga kadagit, nilagyan na natin siya ng suka. Ayan, nilagyan ko na neto. Konting-konti lang mga kadagit. Tapos, huwag mo nga haluin. Hintayin mo lang kumulo ng kumulo hanggang sa maluto yung suka. Saka natin mamaya bubuhusan ng konting toyo. Tapos, haluan na rin natin ng oyster sauce. Ito, mamasita. Mas the best to. Kasi medyo manamis-namis yan eh. So, pakukuloyin ko lang kadagit ha. Post lang natin ulit. So, ayun mga kadagit. Buhusan na natin ng konting toyo. Konting-konti lang kasi may oyster sauce naman eh. Yan. So, okay na yun, okay na yun. Tapos, pwede na natin itong haluin mga kadagit. Kasi luto naman na yung suka na yan dahil matagal din kumulo. Pinost ko lang kadagit. So, malalaman nyo naman yan pag luto na yung suka. Medyo natutuyo na siya. Yun o, sarap. Tapos, lagyan natin siya ng oyster sauce. Ito, buhos mo na to kasi maliit lang naman to. Dapat nga, medyo marami pa dito eh. Galang, popost ko lang ha, para mapiga natin ang ano, sayang yung natitira. So, ayun, mga kadagit. Konting-konti na lang ito maluto. Nakikita nyo naman, nagbabrown na siya. At nagkukulay pula na ng konti. Konting kulo na lang to para maluto yung oyster sauce. Saka yung toyong linagay natin. Lagyan natin ng konting bechin lang to saka konting paminta. Konting-konting paminta lang. So, ayun mga kadagit, nandiyan natin ng konting paminta at saka ng konting paminta at saka konting bechin. Tapos nandiyan ko ng konting sugar o asukal para lumapot pa siya ng konti. Yan. Yun ang sarap. Nararamdaman ko na yung lasa na ito. Matatakam na ako. Sige, isang kulo na lang. Okay na. Isang kulo na lang yan, kadagit. Luto na yan. Yan. Ay, sarap po. Ganyan po tayo magluto ng taong. So, post ulit natin ha. So, yun mga kadagit, pinatay ko na yung apoy. Kukuha tayo para matikman natin. Yan. Masarap siyang ulam at masarap din siyang ano. So, ito na mga kadagit ha. Luto na siya, pwede na siyang kainin. So, kakamain ko na kadagit para mas masarap.
Sarap. Adobo ng tahong, manghang. Sweet and spicy. So, ganito lang kadali. Magluto ng tahong. Adobo ng tahong. Oh, ganito na lang. Maraming salamat. God bless all.